Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Simula nung ipinagbubuntis ako ni Mama, may naririnig silang mga huni ng bisitang lumilipad tuwing gabi. Magandang araw o gabi sa inyo. Ako muli ito, Rodora ng Mindanao. At ang kwentong mapapakinggan ninyo ngayon, nakakatakot na karanasan ng aking mga magulang. Madalas silang binibisita ng wakwak, lalo na kapag bilugan ang buwan. Kaya ang Mama ko nun, sir, nagpagawa ng habak sa isang manambalan o yung albularyo na tawag sa Tagalog upang hindi malapitan ng wakwak. Pero sabi niya, hanggang amoy-amoy lang naman. Yun ang pag-aakala niya nung una. Pero si Papa ang ginawa niya, naglagay ng mga tinik ng suha at tinik ng puno ng kamatsili sa palibot ng kubo. Nung naglimang buwan na ako sa tiyan ng aking ina, doon muna pansamantala pinatira ni Mama ang bunsong kapatid nila. Nang sa ganun ay may makasama siya at may makatulong sa kanya sa bahay. Pinagbawalan na kasi si Mama ni Papa noon sa pagsama-sama sa taniman nila. Dahil nga malaki na ang tiyan ng aking ina na baka madulas daw ito at may mangyari pang hindi maganda. So ayun na nga, Sir Alex. Kampante na kasi nga may kasama na sa bahay. Walang problema kahit iiwan pa sila ni Papa. Isang araw, alas 3 ng hapon, nagising si Mama dahil malakas daw ang sipa ko sa tiyan niya. Nung mapasulyap siya sa bintana, nakita niyang may matandang kausap ang kapatid nitong si Tia Mila sa unahan, sa gilid ng daanan. Parang may binibenta dahil may dalang basket na may laman at inaabot sa tiyahin ko. Si Mama naman, pasimpleng pinagmasdan ang dalawa sa butas ng dingding nila. Paano kasi, Sir Alex, unang beses niya lang nakita ang matandang yon na napadpad sa lugar nila. Hindi naman pwedeng tagaunahan lang siya banda nakatira kasi mga paryente nila Mama ang nakatira roon. At habang pinagmamasdan niya ang dalawa, napansin ni Mama na yung matanda panaytingin daw sa bahay nila. Palingon-lingon sa paligid, na animoy may hinahanap tapos hindi mapakali. Ilang sandali nun, pumasok ng bahay ang kapatid ni Mama habang pinatawag ang pangalan niya. Yung matanda naman, naghintay lang sa unahan. Ate, gusto mo raw bumili ng pagkain? May dala kasi ang matanda sa labas, mga kakanin. Mukhang masarap, ate. Mabuti raw sa'yo kasi buntis ka. Mila, alika. Sabihin mo sa matanda, may pagkain tayo rito. Tanggihan mo, hindi ko kilala yan. Hindi yan taga rito. Anong hindi kilala? Sabi niya, tagaunahan lang daw siya. Nako, hindi. Ngayon ko lang nakita ang matandang yan dito. Walang ibang nakatira sa unahan kundi sinakaloy lang. Ganun po ba, ate? Napapansin ko sa'yo, parang may ibig sabihin ka. Basta Mila, mamaya ko na lang sabihin sa'yo. Tanggihan mo na lang, sabihin mo wala tayong pera at may mga pagkain tayo rito. O sige. Agad namang tumalima ang kapatid ni Mama. Nung kausap na niya ulit ang matanda, nagtaka siya kasi parang nagalit daw ito bigla. Manang, nakalimutan kong sabihin sa'yo, marami pala kaming pagkain dito. May mga kakanin din kaming ginawa kaninang umaga. Kaya pasensya na po. Tapos wala rin po pala kaming pera kasi hindi pa nakapagbenta ng kopra. Eto. Kunin mo, Day. Ibigay mo na lang sa buntis, sa ate mo. Mabuti ito para sa kanya, sa anak niya. Sige na. Ako, wag na po. Marami po talaga kaming pagkain. Salamat na lang po, Manang.
Pagtatanggi ng kapatid ni Mama sabay talikod. Pero hindi umalis ang matanda sa halik. Nagpupumilit ito. Kaya ang kapatid ni Mama hindi rin makaalis-alis sa harap niya. Magmumukha raw kasing bastos. Pero dahil nakita ni Mama ang tagpong yon, ginutuban talaga siya sa matanda. Kasi sa larangan ng pagbebenta, dapat ay kita ang iyong hinahanap. At isa pa, hindi tagaroon ang matandang yon. Kaya ang ginawa ni Mama, dali-dali siyang nagpausok ng goma sa dapog. Di nagtagal nun, biglang umalis itong matanda. Pagkapasok ng kapatid niya, sabi nito kay Mama, parang may saya daw ang matandang yon. Paano kasi? Bigla na lang itong tumalikod tapos nagmamadaling naglakad palayo na parang galit na galit ang hitsura. Ang sabi nito sa kapatid ni Mama, babalik na lang daw siya kinabukasan. Pero ang talagang dahilan daw nun, sabi ni Mama sa kapatid niya, nakaamoy ito ng usok ng goma. Aniya, may hinala siya na baka may tinatago na hindi lang pagbebenta kundi may iba pang pakay ang matandang yon. Na baka isa itong aswang. Ganun po ba ate? Aswang? Kaya pala hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Kaya pala ang langsa ng amoy niya. Nakakatakot naman kung totoong aswang siya. Tama ka Mila. Hindi naman sa nang huhusga tayo. Alam mo naman na buntis ako. Mabuti na yung nag-iingat kaysa sa mapahamak, di ba? At isa pa, kilala ko ang mga tao rito. Alam kong dayo lang ang matandang yon. Tsaka eto pa, kung iisipin natin, dito pa talaga siya magbenta ng mga pagkain. Eh halos walang tao sa lugar na to. Sa ganun pa lang, magdududa ka na, di ba? Oo nga no, tama ka nga ate. Maikling sagot ng kapatid niya na parang natulala pa. Pagdating ni Papa, sinabi ni Mama ang nangyari. Sagot naman ito, huwag magpakita ng takot upang mag-aalangang bumalik kung aswang man ang matandang yon. Ipakita na matapang sila. So ayun na nga, bago magdilim nun, nagsaboy sila ng mga asin sa palibot ng kubo pati na sa bubong nito. Pagkatapos, nagpausok din ng mga dayami sa labas na hinaluan ng kapirasong tsinelas. Kinagabihan nun Sir Alex, alas 7 pasado ng gabi, natulog na sila. Sa bundok kasi Sir, sa ganoong oras ay halos tulog na ang mga tao. Pagpatak ng alas 10 pasado ng gabi, nagising si Mama at Papa dahil may huni ng kakaibang ibon na nasa bubong lang ng bahay nila. Parang kwago raw na may kinakain sa taas, sabi ni Mama. Ang ginawa naman ni Papa, umuha siya ng kahoy at tinaboy ito sa pamamagitan ng pagpukpok sa bubong nila. Pero hindi ito umalis, sa halip ay palakad-lakad lang sa itaas. Pero alam nilang ordinaryong ibon lang dahil hindi naman mabigat habang naglalakad. Maya-maya nun, nagulat sila lalong-lalo na si Mama. Nagising din yung kapatid niya dahil binato ng dalawang beses yung bahay nila. Ang una ay tumama sa bubong at ang pangalawa ay sa dingding ng bahay nila. Kaya nang dahil doon, lumipad yung ibon sa bubong. Sa galit ni Papa kasi nga buntis si Mama tapos binato yung bahay nila. Inuha niya ang itak at dali-daling lumabas. Ang nasa isip niya noon, baka may mga taong nantitrip at nagtapon ng bato sa bahay nila. Alam mo naman ang mga tatay Sir, pag siguridad na ng pamilya ang pinag-uusapan, kahit sino pa yan, hindi talaga matatakot. Kaya hayon, nagmumura siya habang lumalabas. Sinong nambato? Natutulog ang mga tao nang bubulabog kayo. Lumabas ka dyan! Galit na wika ni Papa, sabay wasiwas ng itak at panay taga sa mga damo at lupa. Panay lingon niya sa paligid noon. Hanggang ilang sandali pa, napansin ni Papa na parang may nakadapa sa unahan. Ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Sa ilalim mismo ng puno,
katabi nung sanga ng kamatsili na nilagay ni Papa na maraming tinik. Ang ginawa niya, dali-dali siyang dumampot ng bato na sinlaki ng palad niya, tapos binato yung kung anong nakadapang nilalang sa unahan. Kwento ng aking ama, tinamaan niya ito sa mukha. Nang dahil doon sir, dahil siguro sa sakit, napawika ang nilalang na yon ng katagang aguroy sa mahinang boses. Salitang Bisaya na ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ay aray. Si Papa naman, napamura kasi akala niya aso talaga. Alam mo naman sa bundok sir, ang mga bato ay kulay puti at mabibigat tapos matutulis pa. Kaya nung tinamaan niya ang nilalang, saglit itong nagpaikot-ikot sa lupa tapos kumaripas ng takbo palayo. Sabi pa ni Papa, kung dumapa ay parang aso, pero tao raw pala kasi nga. Nagsalita ito nung tamaan ng bato. Nahilo raw siguro kasi nga, kung hindi sa mukha, sa noo tinamaan. Ang boses naman ay matinis at parang matanda. Napansin din ni Papa na parang mahahaba ang mga kamay tapos palundag-lundag kung tumakbo. Sa madaling salita Sir Alex, aswang ang nakita niya. Nung una ay sinikreto muna ito ni Papa kay Mama. Hindi niya sinabing nakakita siya ng aswang dahil baka matakot lang lalo ang dalawa. Ang sabi lang niya, nagbato siya sa palibot upang matakot at aalis kung meron mang nang titrip doon. Kinabukasan noon, tinignan ni Papa yung dingding na binato. Nakita ni Papa sa lupa ang isang malaking sanga ng kamatsile na maraming tinik. Yun pala ang binato sa dingding nila. Sinuri niya rin yung pinagpwestuhan ng wakwak. Sa lupa, may napansin siyang mga bakas ng paa na galing dun sa mga nilagay niyang sanga ng kamatsiling maraming tinik. Kaya natawa si Papa kasi sabi niya baka galing daw sa taas ng puno yung wakwak tapos lumundag pababa sa lupa. Di niya raw siguro napansin na maraming tinik dun sa ilalim ng puno o sa mismong nilundagan niya. At dahil masakit yon, nagalit daw siguro ang aswang kasi nasaktan nga. Kaya niya binato ang bahay namin gamit yung nahawakan niyang sanga na maraming tinik. Sino ba namang di magagalit nun? E diba sa mga nakakakilala dyan, ang puno ng kamatsili ay napakahapdi ng tinik niyan. Kaya ayon, natawa na lang si Papa sa mga naiisip niya. Buti nga raw at yun lang ang inabot ng aswang. Dahil kung nahuli niya ito, baka natadtad na ng pinong-pino. Yung kwago naman sa bubong, normal lang daw na ibon yon. Kung minsan kasi, dumadapo raw talaga ang mga yon sa kubo upang manghuli ng mga gumagapang sa lupa. Sa sumunod na gabi nun, Sir Alex, hindi naman bumalik na ang aswang. Hindi na rin nagpakita yung matandang babaeng nagbebenta ng pagkain. Dahil sa karanasan na yon, nag-alaga si Papa ng tuta para kahit papano may magbantay sa kanila tuwing gabi. Tinatali niya lang sa silong ng kubo. Nung medyo malaki na ito, pinakawalan na ni Mama nang sa ganon, malaya siyang makapag-ikot-ikot doon lalo na sa gabi. Matapang ang tutang yon. Kapag nakakakita ng mga gumagalaw sa damuhan, mga kaluskos, pinatahulan niya talaga tapos hinahabol. Hindi rin takot sa tubig kasi kapag pumupunta sila ng sapa para maglaba, andun din naliligo yung tuta. Minsan isang gabi, napansin nila na sobrang ingay daw nito. Palibot-libot siya sa kubo ng bahay at parang may tinitignan sa taas at may sinusundan. Ilang oras daw itong ganon hanggang sa nakatulog na lang sina Mama. Pagkagising ni Papa ng madaling araw, habang nagkakape, nagtataka siya kasi wala na ang tuta nila. Tinawag-tawag niya pa ito, pero hindi na talaga bumalik. Nung medyo maliwanag na, hinanap ni Papa. Sa di inaasahan, natagpuan niya sa likod ng malaking puno sa unahan na wala ng ulo. Parang kinain daw ng kung anong mabangis na hayop. Nang dahil doon sir, nag-alala ang aking mga magulang dahil masamang sinyalis umano.
kapag pinatay ang alaga niyong aso. May kung sinong nagpaplano ng masama sa inyo. Siyempre ang nasa isip ni Papa noon, hindi magnanakaw kasi nga wala namang nanakawin sa bahay nila. Ang hinala ni Papa, isang aswang ang may masamang balak sa kanila kasi nga hinain talaga ang ulo ng tuta at isa pa, buntis ang aking ina. Ang ginawa ni Papa, nag-alaga uli siya ng dalawang tuta at sa pagkakataong ito, kinukulong na talaga nila. Tulad nung isang pinatay, matatapang din itong dalawa. Makarinig lang ng mga kaluskos, tumatahol din talaga. Simula noon, hindi na talaga sila nagbibigay pa ng kumpiyansa. Kada hapon, nagpapausok sila ng goma. Fast forward po tayo. Malapit ng manganak ang aking mama noon. Bago ang araw na yon, nagpa siya silang bumaba ng bundok at doon na maghintay sa bahay ng kapatid ni mama hanggang sa makapanganak. Si Papa naman, magpapaiwan sa bundok at bibisita na lang kina mama. Yung mga aso naman, kwento ni Papa, sobrang tapang daw ng mga ito. Kapag may mga dumadaan na tao, hinahabol talaga. Kaya ang ginawa ni Papa, tinatali niya sa umaga at pinapakawalan naman sa gabi. At yun na nga, nag-impake na sila dahil bukas na ang alis nila mama. Pagpatak ng alauna ng hapon, nagulat sila dahil nandun ang matanda. Ilang buwan na ang nakalipas bago ulit ito nagpakita. At dahil nandun naman si Papa, kumuha siya ng kapirasong goma at isinilid sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay lumapit sa matanda at kinausap. Manang, ano po ang binibenta ninyo? Pagkain, Dong. Ah, ganun ba? Teka sandali, sisindihan ko lang muna itong mga basura. Mga tuyong dahon kasi marami na. Ah, sige Dong, bili kayo ng pagkain. Mga kakanin ito. Baka nagugutom na kayo dyan. Naku Manang, pasensya na ho kayo. Gusto ko mang bumili kaso wala kaming pera. At saka nag-iipon din para sa aking asawa. Malapit na kasing mga anak yan. Ganon ba? Pero kunin mo na lang ito kasi paubos na. Sige, kunin mo na ito. Para sa inyong lahat yan. Pakain mo ang asawa mo ha. Maganda sa bata yan. Sagot ng matanda na animoy sabik na sabik. Ngunit nung umuusok na ang mga dahon kasama yung kapirasong goma, bigla na lang tumalikod ang matanda at walang sabi-sabi na umalis. Tatanungin pa sana ni Papa kung taga saan ito, kaso ang bilis daw naglakad palayo. Kaya ang ginawa na lang ni Papa, nagsalita siya ng may kalakasan. Ang sabi niya, doon dapat magtinda ang matanda sa lugar kung saan. Pwede niyang malinlang. Yung matanda naman, naglakad ng walang lingon-lingon pababa. Kinagabihan noon Sir Alex, alas 12 ng hating gabi, nagising silang lahat dahil may aswang na sobrang agresibo sa labas ng bahay nila. Yung mga aso naman, sobrang ingay. Maya-maya noon, may hinabol ang mga ito at dinumog. Pero ilang sandali lang, nagsikaripasan ng takbo ang dalawa pabalik sa kubo nila. Umiyak na animoy, takot na takot ang mga ito. Ang ginawa ni Papa, kagad siyang kumuha ng asin at sinaboy sa paligid. Mura ng mura at sinabing magpakita. Hanggang sa di nagtagal nun Sir Alex, biglang may dumapo sa bubong ng bahay nila. Pagkakita ni Papa, talagang napaatras siya. Paano kasi sir, yung aswang figura pa lang ay kikilabutan ka na raw talaga. Kung dati ay ubod ng tapang si Papa, nang mga sandaling yon nang makita niya ang nilalang, talagang nanindig ang mga balahibo niya sa katawan. Nakaramdam ng pag-aalala, hindi sa sarili kundi kay mama. Pero hindi nagpalukob sa takot ang aking ama. Ang ginawa niya sir, dali-daling nagpadingas ng apoy sa dapog. Nagsunog ng goma sa loob na may halong asin at lana.
Pagkatapos ay tinusok-tusok niya ang bubong gamit ang mahabang itak. Di nagtagal noon, lumipad ang aswang palayo habang humuhuni ng kailakas. Sa sobrang takot, napaiyak talaga ang kapatid ni Mama. Hindi kasi ito makapaniwala na may aswang pala talaga sa bubong. Sa nangyari, tanghali na nung nakaalis sila sa bundok. Paano kasi, umaga nang nakatulog. Sa kabila ng karanasan na yon, laking pasalamat pa rin nila dahil walang nangyaring masama. Nakababa naman ng maayos, nakarating sa bahay ng kapatid ng aking ina nang walang problema. Pero maging doon sir, may wakwak pa rin na nagpaparamdam sa kanila, parang sinundan daw siya. Hindi nga lang makaatraka sapagkat maraming tao at maraming kabayan. Samantala, pagkabalik ng aking papa sa bundok, kwento niya, simula nung wala na roon si mama, hindi na rin nagparandam ang wakwak. Yung aso nila, tahimik na tuwing gabi. Hindi katulad nung dati, madalas ang mga itong maingay dahil sa presensya ng aswang. At niminsan, hindi na rin daw bumalik doon yung matanda. Sabi ng aking mga magulang, ang matandang nagbebenta sa kanila ng kanin at yung aswang na nakita ni Papa ay iisa. Malinaw na ang pakay nito, walang iba kundi ang bata sa tiyan ni Mama, which is ako. Buti na lang at nakapagdesisyon kagad sila na bumaba na ng bundok sapagkat habang tumatagal nagiging agresibo rin daw ang aswang. Ganun pa man, laking pasalamat ng aking mga magulang dahil hindi ito nagtagumpay sa kanyang masamang balak. Sa kahuli-hulihang bahagi ng kwento, naging maayos naman po ang lahat. Naipanganak ako ng aking ina nang walang problema. At dito ko na po tatapusin ang kwentong ito gawa ng napahaba na tayo. Maraming salamat sa nakinig at sana ay inyo ring nagustuhan. Hanggang sa muling takutan, Rodora ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman tayo sa ating membership shoutouts. Binabati ko unang-una sa nag-renew ng kanyang badge, si Madam Jovi Reynan, siya 5 months member na. Kay Linda Abalos na 3 months member na. Kay Clarice Bo, kay Len TV na 16 months member. Kay Rose Ulalia, 14 months member. Ging Cordova, 5 months. Kay Errol Bogoy na 10 months member na. Kay Rex Tubio, 2 months. Kay Jackie Jose na 10 months member na, Wilma Tambuyat 18. Kay Aida Ayrer 10 months member na, kay Jairus Masangkay 1 month. Kay Jovi Taghab 16 months member na, kay Johnny Limbio 17. Kay Unix Sino na 12 months or 1 year member na, no? Kay Granny Mayeth 3 months, kay Bayot Narakista Vlogs 18 months member na. At syempre kay Lavi Del Rey na 15 months member na, Darlene Kabatuan 20 months member. Kay Farmer Nurshen na 8 months member na, Story Hikes of Totsky 8 months. Kay Angie Kitahara na 6 months member, LC De Acosta 17. Kay Burns A na 18 months member na, kay Ginercesa 11 months. Kay Christine Olson 20 months member na, kay K-Hope Riker 19 months. Kay Angel Esmeres 20, last but not the least. Kay Madam Miss Puerto na 20 months member na, no? Ayon, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta dito sa ating munting channel. Yung iba hindi mahilig mag-comment pero makikita mo ang pangalan dito sa membership, no? So ayan, na they are truly supporting me. At syempre doon sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking tulong po yun guys. Kaya ang masasabi ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Taos puso po yun.
Ang Diyos na po ang bahala sa kabutihan ninyo. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang shoutout lang po tayo mga iga na yan. Binabati ko unang-una si Dimples Yumi, laging present at nauuna si Madam Dimples Yumi, no? Pangalawa kay Reyna Acosta G, second honor daw siya, ayan. Pa-shoutout sir kay sa kuya kong nakikinig si Ricky J. Grandia sa Cadiz City, Negros Occidental. Ayan, maraming salamat. Sige, shoutout sa iyo dyan, boss, sa Ricky J. Ayan, at kay Reyna Acosta G. Kay James Kai Solon ng Cebu. Ayan, kay Christy Harm ng Germany. Hi sir, pa-shoutout sa tanan. Supporter og sa whole family. Thank you ma'am. Christy Harm, ingat lagi dyan. Kay Randy Batchansila, pa-shoutout sa family ko, idol Batchansila family. Idol ka po ng mama ko. Ayan, stay safe and God bless. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Randy. Regards sa mama mo dyan. Ayan, thank you, mama. Kay Sandra Herrera, kay Cherry Kobe. Ayan, pa-shoutout. Kay Red Rosal, ang ganda ng kwento. Kay Emeline Francisco, pa-shoutout po ako, sir. 27th birthday ko po ngayon. Uy, 2 days ago na, no? Belated happy birthday sa iyo, Ma'am Emeline Francisco. More birthdays to come. Sana'y malasing nyo kami. Joke lang. Kay German Marasigan, kay Sir Morales. Ayan, thank you sir. Sana magawa ko rin yung aking karanasan sa aswang. Hanggang ngayon hindi ko maumpisahan. Ewan ko kung bakit. Siguro ay dahil sa baka balikan niya ako. Huwag kang matakot dyan sir, kasi mababait naman yung iba, no? So hindi ko babalikan yan. At syempre kay Madam Rose Ulalia, sir, super mababait ang iyong mga taga-suporta. Ayan, maraming salamat, Ma'am Rose Ulalia, tulad mo, mabait din. Kay Real Mix Coin, pa-shoutout sir sa next update. Shoutout sa iyo, Real Mix Coin. Kay Jude's Evening Star. Kay Lizzy Lizzy, ayan, kay Chika Baba Bagtaz. Present po always, listening, no skipping ads din po, Sir Alex. Ayan, pa-shoutout po sa Bagtas family from the City of Stars, Quezon City. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan mga boss. Sa walang sawang hindi pag-i-skip ng ads. Ayan, thank you again and God bless you. At syempre kay Arlene Cools Beza, magandang umaga boss Alex. Thank you din sa new upload. Ang ganda ng kwento, nakakamangha. Thanks always sa shoutout. Ayan. Kay Mark Hawood, kay Noraima Madali, pa-shoutout sir from Qatar po. Ayan, sige Madam Noraima Madali, ingat po kayo dyan lagi sa Qatar. Kay Madam Mika, sabi niya pa-shoutout kay Emily Marvillieza Peralta na hindi makapagtrabaho kapag wala ang story nyo. Kaya kailangan laging may load daw. Ayan, Joan po ito ng Palawan, Barangay Bahile, Puerto Princesa City. God bless, ayan. Thank you po Ma'am Mika. Shoutout sa inyong lahat dyan na mga nakikinig. Last but not the least kay Madam Gina Kalunod na pinakamaraming stories sa ating channel. Hello sa lahat at sa iyo Sir Alex. Salamat po sa pag-shoutout sa akin. Ayan. Sana sa next video masinggit ulit. Siyempre pag mag-comment or reply dito sa ating pin post, Ma'am, ma-shoutout talaga yan. Again, maraming salamat. At sa lahat ng mga silent listener, I welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.